first ever salary ko sa YouTube nung July 2013, inabot siya ng 72,000. Napakalakas noon. Nag-a-average ako noon ng a month sa mga channel ko, nag-average ako ng 80 to 90,000 a month. Umahon uli siya sa 100K a month at doon tuloy-tuloy na yun. Kasama ko si Sir Julius, creator ng Simpleng Buhay TV. So, interview natin siya kung paano lagi successful ang kanyang YouTube at kung paano successful din siya bilang ama ng tahanan. Salamat. So, andito si Sir Vincent Christopher Gonzalez, ang living legend ng Aurora. Kung pagpipintaan, pag-usapan. Subscribe po kayo sa kanyang channel. Marami po kayong makikita magagandang video tungkol sa kanyang mga channel. Karamihan, mga buhay probinsya din yung kanyang binablog dito sa aming lalawigan. Paki-subscribe din po, Simpleng Buhay TV. Paki-subscribe. Thank you. Hello po. Ako po si Sir Julius, ang creator ng Simpleng Buhay TV. So, maliban sa Simpleng Buhay TV, may mga boxing channels din ako, gaya ng The Boxing Highlights, Knockout TV, Boxing Heaven, at Kamaong Pinoy. Yun pong mga channel ko na yun, yun yung naging puhunan ko. Yun yung mga kumikita bago ko ginawa itong vlog ko na Simpleng Buhay TV. Dati ko akong public school teacher, pero nag-resign na noong 2018. Nagsimula ako sa YouTube. Masanay akong YouTube, hindi YouTube. Yan. 2009. Pero ang una kong upload doon ay slideshow lang ng pamilya namin. Gamit ko pa noon na pag-edit yung Windows Movie Maker. Yan. Then, kasikatan na ni Pacquiao noon. May mga nag-upload na ng mga highlights ni Pacquiao. Kaya ako subukan ko nga din. Yan. So, unti-unti, 100 subscribers ako, 200, 300. Basta natutuwa lang ako na may mga nakaka-appreciate doon sa ginagawa ko. May mga nagbabas, pero kung kukumpir mo sa nakaka-appreciate, mas marami. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy ko na ito. Yun nga lang, dahil sa copyright, yung kauna-unahan kong channel na yun noong 2009 na terminate. Pati yung slideshow na ginawa ko noon, nawala na rin, hindi ko na save sa computer. And then, 2010, doon na talaga ako nagsimula na magseryoso sa pag-i-edit. So, ginawa ko yung mga boxing channels ko. Kaya kung papansin ninyo, yung mga channels na yung 2010 pa nagawa. At karamihan ng mga una kong upload doon ay puro Pacquiao highlights. Pero sabi ko, mas maganda kung palawakin. Kaya gumawa na rin ako ng highlights ng mga foreign boxers. Old at new. At thank God hanggang ngayon, existing pa rin. Pero nitong mga huling taon, from 100 plus videos sa bawat channel na yon, ay halos naubos. More than 10 na lang yung natira dahil sa copyright issue. Kasi every month, i-re-apply ko para ma-monetize pag na-deny, another month ulit, pura ulit. So, sunod-sunod yung ganun naging problema sa channel ko, maliban dun sa channel ko noon na Sir Julius, na puro PBA highlights naman. Hanggang ngayon, buhay pa po yun. Luma yung mga videos na andon. 2017 pa yata yung huling upload ko doon. Pero hindi ko na mapasok yon dahil na-terminate din yung isang account ko doon. Nung ma-terminate yung account na yon, hindi na ako makapag-log in doon. Pero buhay pa rin yung channel. Kaya last year, nung pandemya, sabi ko, gawa na lang ako ng sigurado na channel na hindi makaka-copyright. Kaya nag-decide ako na gawin itong Simpleng Buhay TV. August, ako nagsimulang mag-upload ng gawa namin sa Simpleng Buhay TV. Kasi yung unang mga uploads ko doon, yung mga memories lang namin na magkapamilya. And then, September, tinuloy-tuloy ko pero hindi ganun ka-active kasi yung internet namin dito noon ay pawala-wala. October lang ako naging active na talaga sa channel na yon. Doon na ako nanood ng mga channel ng iba.
comment and like at sumagot sa mga comments sa video ko. Hanggang sa last week ng November, last week ng October, doon na nag-hit yung kamote video ko. Kaya from 400 plus, ay isang linggo lang na achieve ko na agad yung more than 1,000 subscribers. At November 1, na-hit ko na yung 4K watch hours, in-apply ko na siya for monetization. At the following day, November 2 ng hapon, ayun, na-approve na. Na-monetize na siya. At first 2 days niya, napakaganda dahil tig $20 yung kanyang revenue. Pero pagkatapos nun, medyo bumaba na rin yung views ng kamote video ko. Ayan, medyo bumaba na. So, bilang YouTuber, ano yung, bakit from teacher nag full-time plus YouTuber? Ayun, magandang tanong yan, sir. Kaya ni Sir Sam, medyo stress na rin kasi ang pagtuturo ngayon dahil sa dami ng mga requirement, dami ng mga paperwork, lalo kung mayroon kang advisory class. Talagang sawa ka sa mga paperwork. At marami pa doon yung isasubmit mo siya online. Teka ko, nahihiya na rin ako sa mga kasama ko kasi may mga requirements na kailangan isubmit sa time na ito, pero hindi ko nagagawa. Kasi iba na yung focus ko. Nasa pag-i-edit na ng video, yung naging focus ko. Kaya sabi ko, may kasamaan kasi na taga-barangay Mukdol dati na nasa malayo na gusto rin magpa-home base na ka-major ko. Eh, saktong-sakto ito kapag ako ang nag-resign, siyang ipapasok dito. At yun ngayon nangyari sa'yo. So, nag-resign ako, napasok siya, at least nabawasan ng medyo pasaway sa school teacher. Na hindi pero, makapasa ng report on time. Sabihin, gaano mo kadaling kumbaga natanggap na ikaw ay mag-resign? Kasi sa pagdating sa, siyempre, teacher ka, ito paano is fix ang income mo sa grado, meron man ang fixed income. So, paano madali mo ng desisyon? Paano kinag-decide? So, ibig sabihin yung i-compare mo sa kita ng YouTube saka sa kita ng mga kanta. Kumikita ka na ba sa time ng design? Yes, sir. Yung kita ko, first ever salary ko sa YouTube, nung July 2013, inabot siya ng 72,000. Sobra pa sa pinambili ko doon sa service ko. Tapos mga sumunod na buwan, nag-20, nag-30, hanggang sa sabi ko, yun yung motivation ko na gusto ko malampasan yung kita ko monthly. Kaya noong October 2013, nag-leave ako ng 3 months para makapag-focus. Kasi nahihiya na rin ako sa mga kasama at sa mga estudyante na papasok ako doon na puyat, hindi nakapag-prepare. Yun, nag-leave ako doon ng 3 months. And then, after mag-leave, tuloy pa rin yung ginagawa ko sa YouTube tuwing gabi. And then, 2014, itong bahay, nag-loan kami ni Mrs. Napakalakas noon. Nag-a-average ako noon ng a month sa mga channel ko, nag-average ako ng 80 to 90,000 a month. Grabe. Yan. Lahat-lahat na yun, sa channel lang yun. Lahat na yun, sir, na channel. And then, nung patapos na itong bahay, 2015, magsa-summer, doon na humina yung mga views. And then, 2015, June, yung dalawa kong channel nabigyan ng copyright 6 months noon kasi 6 months ang hintayin bago maibalik. May mga copyright at ang dumali pa sa akin noon na strike yung na-demonetize ako. Kaya 6 months na demonetize yung dalawang channel. Yung isang natitirang channel napakahina. And then 2016 January bumalik yung dalawa. Bumalik ako sa 30 kay Aman. June 2016 doon ulit umahon ulit siya sa 100k tama, at doon tuloy-tuloy na yun. Yes, sir. Hanggang 2019. Kaya mag-resign ka na. Nag-resign ka 2018. Kaya ako nung
nakaipon na ako ng babantayan ko. At least kato. Mayroon akong babantayan, mag-resign man ako, at least may matitira pa rin si Mrs. Lepen. Sure not na hindi na may hirapan. Saka tuloy pa rin naman yung kita nung sa'yo. Sabihin yung babantayan mo is yung lupa, may nabili ka ng lupa. Yun na yung napundar ko mga sa YouTube. So investment, una kong investment yung glinag ko kahapon, yung tubigan na 1 hectare. Ang kuha ko noon doon, 2017, ay 400,000. And then the following year, dahil malakas talaga yung kita noon sa mga boxing channels ko, summer, napundar ko naman yung 6 hectares na tubigan. At tubigan na nyugan. Ayan, 6 hectares yun. Tapos, summer uli, 2019, yung katabing-katabi ko mismo, yung may patag, 3 hectares naman yon, kinuha ko rin. So, bale, kumbaga, may pagmamalaki ko na buong buo, katas talaga ng YouTube yung pinambili namin dun sa 10 hectares. Minus 1 kasi nabenta ko rin yung tubigan. Dahil... Kumita ka, sir, sa tubigan, di ba? Yun nga lang, utang pa, sir, dahil ang usapan, pag nag-honey daw. So, ma-inspire yung mga bagong YouTuber? Masabi mo sa basta sabi ko nga sa mga nagko-comment sa akin, yung mga supporter din na sinusuportahan ko, basta mag-focus sila sa content nila, kung may kaalaman sila sa pag-i-edit, mas mahinam. Then, sekreto talaga dyan, yung lagyan natin ng tags. So, lalagyan natin ng keywords na related sa video natin yung i-upload natin na video. Maliban dyan, yung tinatawag din ng engagement. So, napaka-importante na magkipag-interact tayo sa mga subscribers natin. Halimbawa, nag-comment sila sa atin, huwag lang nating pusuan. Maganda nyan, sagutin natin. Para sa susunod na mag-upload tayo ng video, panoorin din nila yung video natin ulit, tapos magko-comment ulit sila. Maliban dyan, manood din tayo ng video ng iba, syempre. Napaka-importante, lalo sa mga nagsisimula, ang gusto ng mga yan kaya nag-subscribe sa atin, gusto nila madagdagan yung subscriber nila at mga viewers nila. So, yun yung gawa ko nung sinisimulan ko itong channel ko na to. Ano yung sasabi lang, sir, na support begets support yung sa prinsipyo ko sa YouTube. Kung susuportahan mo ako, susuportahan din kita. So, ang gawa ko dyan, kapag dalawa, tatlong beses na ako nanood sa video mo, walang balik sa akin, tigil ko na, hanap na ako ng iba na susuportahan na manunood ng mga video. So, yun po yung engagement. Napaka-importante yung engagement para ganahan silang manood at mag-comment sa ating mga video. So, yung kinakain na oras mo sa So, ang dito ngayon, dahil sa modular yung mga bata, madalas, kapag umaga, ayun, nagbabantay ng mga nagmo-module. And then, at the same time, ako ay nagluluto rin ang pananghalian namin. Yan. Tapos, pag free time, sa umaga din, madalas, nagbabasa ako ng comment, nanonood din ng mga video ng mga supporter ko. Mabalikan yung kanilang pagsuporta sa akin. Then sa hapon, pag may time, pag medyo maluwag dito, nakakasingit-singit ako sa bukit. Para makita nila na andun lang ako para hindi nila pasukin ng basta-basta yung bukit. So yung family time, sir? Family is importante yung time sa family kahit medyo busy tayo sa paggawa ng video. Kasi ako pag minsan, inaabot pa ako ng maghapon sa pag-edit lang ng video. So, gawa ko kapag may mga kasama, lalo yung mga monetize, replay ko na lang yung video, then edit. So, swerte kapag natapat na mahaba yung ads nila, replay ko lang yon. Pero pag minsan, pag hindi ako nag-edit, so, yung mga mahabang video, ini-skip ko na lang. Pero pag mga iksi lang, kayang-kaya lang yun na panoorin.
maganda yan. Susunod, susunod tuloy. Interview ka namin pa sa mga... Thumbnail ha, baka makalimutan natin. Salamat. Yun na, yun na. Simpleng buhay. Salamat. Simpleng buhay talaga. O magarbong buhay pag nasa YouTube.